lahat po ay magsilo. Tanda ng paggalang sa ating mahal na Apo Kunching. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sanda kumubaga, masisilayan iyong ama. Saan mo siya hahanapin na tuwirang masisilayan? Anak niyang minamahal, imulat mo lamang iyong kaisipan. Mata mong taglay, pagmasdan kanyang kalikasan. Tuwiran niyang matasabi o matuturan sa iyo. Anak, ako'y laging naririto, di damang-dama ng puso mo. Subukan mong damhin ako, malulubos ang pagkilala mo. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na ang bawat araw ay may ginagawa siya. Maliwanag po ang bawat pahayag sa banal na aklat ay tuwirang kung pagninilayan ay walang pagkabula ang lahat. Salita ng Ama ay buhay kung tutuparin lamang ng mga anak niya at kikilalanin pagtitiwalaan sa sariling buhay. Patutunayan niyang siya'y buhay kailanpaman. Humango tayo mula sa Genesis. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. At ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag ito ang tinuran sa ninunong si Abraham na kung papaano pangako niya ay walang humpay, walang kamatayan. Sa bawat anak niyang nilalang sa sandaigdigan, tuwirang siya'y nagpapakilala sa pawang kabutihan. Lahat ng kanyang handog ay hindi magkakaroon ng kapinsalahan sa tao kung tuwiran lamang pagninilayan ito. Mga minamahal, ang handog na buhay ay makabuluhan. Huwag pinsalain ng kasalanan. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi ng Diyos kay Abraham. Maliwanag po ba? Maliwanag na hinabili ng Ama na makipagtapatan sa kanyang bawat anak niya. Hanggang kaapu-apuham, kaapu-apuhan nitong si Abraham. At kayo'y sa panahon ngayon, kaapu-apuhan na lamang. Kaya't ang sinumang tumanggap at kumilalang ganap, madarama niyang pangako ng Ama, makikilala niya ang salita niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Humango tayo mula sa awit. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na adhikay sumunod sa kanyang utos.
hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan ng asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo na may dulang ang anak niya. Ang sinuman, kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay unlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. Maliwanag na hinabilin sa mga ninunong taga-Israel. Sapagkat, kung papaano baybayin ninyo ang katugunan at katuparan, doon isisilang ang tagapagligtas. Doon nagmula ang lahi ni David. Mga minamahal, pagharian kayo, bayan ng Jerusalem, Bethlehem, Israel, magkakaratig ito, Korasin, Bethsaida, Batong Sandigan, Kristong inialay ng Ama. Nekaramenehanam. Humango tayo mula kay Mateo. Mapalad kayo, mga minamahal ko, kung lahat nga kayong nariritoy, magigising ang diwa nyo, mabubuksan pangunawa nyo at makadarama kayo, sapagkat nga, tulad ng kapatid nyong buhay na nagpatutuo, wala man siyang kamuwangan sa klarangan ng kabanalan at dibatid ang katotohanan, sa kanyang pakikinig at pagtanggap, siya rin ay nagliwanag. Mga minamahal ko, pagharian kayong ganap. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, "Kung ibig po ninyo'y, ako'y inyong mapapagaling." Hinipos siya ni Jesus at sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." At pagdakay na wala ang kanyang ketong. "Huwag mo itong sasabihin kanino man," bili ni Jesus. "Pumunta ka at pasuri sa serdote, pagkatapos maghandog ka ng hayng iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na." Nang panahon na iyon, upang mapatotohanan ng isang pinagaling sa ketong, ay makita na siya'y tunay na magaling, pinasusuri siya. At may narinig kayo na atas o utos sa mga larangan salitang tao, maghandog kayo. Sa panahon ng Espiritu, walang hinihinging handog sa inyo. Walang hinihinging hain. Na ihandog mo ito, ihain mo yaan para ikaw ay magpasalamat at gumaling. Kundi ang inyong damdamin, ang inyong kalooban, ang inyong katapatan, ang inyong katotohanan na rapat at mararapat na taglayin ninyong lahat. Mga minamahal, pagharian kayong ganap. Alalaong baga, wala nang hihigit pa sa hain na ang iyong kalooban ay pagindapatin mong matapat, pagindapatin mong makatotohanan sa iyong ama, sa iyong kapatid, na sa larangan ng kabanalan ay makakahugot ka ng tunay na matibay upang ikaw ay turuan at ganap na gumaling ang iyong kaluluwa, mahal na anak ng Ama.
sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramenyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Sino nga ba ang hindi marunong manlambot samantalang tao ka? Sino nga ba ang hindi manghihina na tao samantalang tao ka nga? Ang di lamang marunong manlambot at manghina ay ang Diyos na totoo. Ang Espiritu Santo ang di marunong manghina. Walang pagkahina, hindi manghihina at di manlalambot. Sa tuwing ay malakas, makapangyarihan at matibay. Kaya't saan ka huhugot na anak niya para ikaw ay tumatag, tumibay at maging matapang? Matapang sa katotohanan. Hindi bagat sa isang Diyos na hindi mo man nakikita, subalit nagpapadama, nagpapakilala at buhay na sa iyo ay kikilos bilang anak niya. Kaya ang sino mang nakikipagtotoo sa hindi niya nakikita, subalit dinadama niya at kinikilala, hindi kaya mabuhay ang sa kanya'y kaloob bilang Espiritu na mula sa Ama? Mga minamahal, pagharian kayo. Kung ang ketong na napakahirap gamutin sa panahon na yaw, sa isang salita lamang, ang nais ko, gumaling ka, gumaling ang ketong. Ibig sabihin, ang salita ay makapangyarihan. At ang kapangyarihan ng salita ay di sa tao nagmula, kundi ang kapangyarihan ng salita sa Diyos na dakila nagmumula. Kaya ang bawat mabuting kataga, ito'y nagbubunga ng mabuti sa bawat bumibigkas ng mabuti pawa. Kaya, nais niyo bang maging mabuti ang inyong kamtan? Sa tuwing ay bumigkas kayo ng pawang kabutihan. Sapagkat walang mabuti na masama ang pinagmulan, kundi bagkos ang lahat ng masama sa masama nagmula. Kaya ibig sabihin, kapag sa pagtitiwala mo, pananalig mo, binigkas mo ang mabuting salita, may magaganap na mabuti sa iyong katawan, sa iyong pagtitiwala, sa iyong pananalig, sa iyong pagtangga. Tulad ng isang may keto. Ano ang maliwanag na tinuran? Alam ko po kapag ninais nyo, ako ay gagaling. Ibig ko, ika'y gumaling. Sa makatwid, sa pagtitiwala ng nagsalita, na nais niyang gumaling at naniniwalang sa salita ng kanyang kausap ay gagaling siya. Nagkatugma, nagkaayon silang dalawa. Kaya nagalak ang binahaginan at ang nagbahagi ay nagalak din. Hindi kaya magalak ang inyong tagabahagi kung tuwir ang makikita ang inyong katapatan? Mga minamahal, tandaan ninyo, ang buhay ng tao ay may wakas, may hangganan. Subalit, habang mabubuhay, may magagawa ang salita ng Ama, may gagawin ang salita ng Ama, at may dudulot kanino man ang kapangyarihan ng salita niya. Kaya halina, halina, mga minamahal ko, magtiwala kayo sa mabuting salita na tuwirang sa inyo'y uugnay kung tatanggapin niyo't pag-ahariin ganap niyo sa isip, sa salita, at sa gawa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hindi nga po ba, halimbawa, kanina nga nagdaan ako ng umaga, nakita ko siya, naglalakad, may bitbit na pandesal. Sabi ko kay kapatid na Mirna, ay, tingnan mo siya, oh. Ang saya-saya ng mukha niya kahit nakako, wala siyang ayos, eh. Kita mo na talaga ako yung may pagbabago sa katawan niya. At alam niyo po, ba't naging masaya siya? Ba't naging malusog siya? Lumakas siya? Sapagkat nabuhay ang mga immune system bodies niya. Dahil sa napagkatapos,
nakatulog na siya, nakakain na siya, na-relax ang isip niya, sumaya ang puso niya. At siya nang gabot sa taong nanlalambot. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Yan ang gamot sa taong nanghihina. Ang magalak, ang masiyahan, ang pumayapa ng sagayon, paghiga mo, patag ka at makakatulog ng mahimbing. At hilingin mo sa pagtulog mo, Ama, pahimbingan mo man ako, pahimbingin mo man ako, gisingin mo ako sa oras ng dapat ay handugan kita ng aking papurit pa sa salamat. Huwag na yung hihilingin ko. Papurit pa sa salamat na lang, sapagkat habang pinupuri mo't pinasasalamatan, ang sa'yo ay nagpahiram ng galak, ligaya't siglat, liwanag, lalo siyang nagagala. Buhay ba, Ama? Kaya, maliwanag ang katotohanan. Sa isip pa lang, nababasa na niya kung ano ang laman ng isipan. Sa damdamin, natatarok kung ano ang laman ng dibdib. Ano pa kaya ang kailangan mo? Samantalang walang makasusuri ng isip mo, walang makasusuri ng kalooban mo, maliban siya. Subalit, ikaw, ang bawat kailangan mo, nakikita ng mata mo, nakikita mo bilang tao. Maging kapwa mo, makikita sa iyo kung ika'y mahirap sa lahat ng bagay. Ang Ama mo pa kaya? Kaya sa makatwid at madaling salita, ang salita'y pagtiwalaan mo at ang salita'y may magagawa sa iyo. Kung ito'y pawang mabutit sa Ama nagmula, subalit kung taong pinagmulan at sa iyo'y makakasama, huwag kang magtiwala. Buhay bang Ama? Katotohanan, katotohanan itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay naging masaya. Pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Alam niyo po, subukan niyo lang. Halimbawa, may sumakit sa inyong paa, hindi niyo intindihin. Subalit ang pananampalataya mo'y buhay, nananalig ka. Sa bawat oras, sa bawat araw, hindi mo siya iniintindi, subalit ang Diyos mo iniintindi mo. Hindi mo siya iniisip, subalit ang Diyos mo iniisip mo. Hindi mo siya nararamdaman, sapagkat ang nararamdaman mo, ang pag-ibig ng Diyos mo. Isang araw, nang hanapin mo yung masakit na yan, wala ka nang maramdaman. Totoo po yan. Kung gagawin nyo lang, sa inyo rin ay magagalap. At itong dakong ito ay gamutan ng kaluluwa, hindi labang ng karamdaman. Kaya't kapag gumaling ang kaluluwa mo dito, magpuri ka at magpasalamat sa Ama. Sapagkat sa dakong ito, dalawa ang layunin ng Kristo. Ang ika'y mahango niya, mapagbago-baga, maakay sa matwid na landasin, at kung magtitiwala ka pa rin, ang kaluluwa mo't katawan ay maaring pagsabayin sa pagkagaling. Buhay ba, Ama? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap, pagharian kayong lubos, pagharian kayo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. May bukas pa. Lagi niyong tatandaan, may bukas pa. Kung mabuti ang hangarin mo sa kapwa mo, ang gagawin mo'y pawang makakabuti. Kung maganda ang layunin mo sa bawat isa, gagandahan mo ang bawat gagawin mo. Sapagkat sa kagandahang loob mo, makikita mo sa totoong pananalita gawa mo. Buhay ba, Ama? At yan ang pawang katotohanan, ang maganda ang kalooban na gagawa niyang gumawa ng maganda pawa. Subalit, ang magandang magsalita at walang magandang kalooban, nakikita ng Ama ang katotohanan. Magandang umaga, sa tanghali, pahapon, mamaya. Buhay ba, Ama? Mga minamahal ko, katotohanan, katotohanan ang sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. May tanong po ba kayo? Wala, sapagkat takot kayong magtanong.
Kaya, may ginagawa po ba kayong mabuti sa inyong kapwa? Sigurado manalig po kayong mabuti rin ang igaganti ng amang dakila. Kaya lamang eh, halimbawa, mayroon kang buto ng okra, buto ng kalabasa, buto ng talong, buto ng munggo, pinagsabay-sabay mo yang itinanim. Sigurado, hindi sabay-sabay yan mamumunga kahit sabay silang nagkasuhon. Ibig sabihin, anuman ang bagay na tinanim mo sa kapwa mo na pawang mabuti, hindi ngayon din ay may bunga. Subalit, patuloy kong magbata at maghintay, lahat ng mabuting ginawa mo, may bungang kakantan ka na mabuti rin sa kapwa mo. Buhay bang Ama? Yan ang pawang katotohanan. At kung mapait naman ang buto na tinanim mo, magbubunga ba siya ng matamis? Kaya kung ano ang tinanim mong pait, pait din at dusa ang kakantin mo. Kaya kung ayaw mong makapagdanas ng pait, tamnin mo ng tamnin ang puso mo ng tamis. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, katotohanan ang sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya po, maalaala nyo kaya ang inyong amang dakila, kundi kayo nagkasakit o dili kaya'y di nagkulang sa inyong mga kailangan o kaya'y nagkaroon ng lumbay. Maalala mo pa kaya, uy, para ka Bisaya, maalala mo pa kaya na ikaw ay tumawag kung lagi kang masaya, o taong aking mahal kung minsan ay paalala ang inyong mga dinadala sa buhay bilang tao upang magunita mo na may Diyos ka palang totoo, na di naalala mo na gunita man lang kahit minsan sa maghapon. Kaya't maging sa gabi man ikaw ay hihiga na, di mo man nasambit salamat po sa maghapong patnubay mo. At nang magising ka naman, nasilayan mo man ang liwana, wala ka pa rin naalala. Salamat sa'yo Ama, ako ay ginising mo hanggang lumipas ang isang linggo, nabago na naman. Hanggang lumipas ang isang buwan at taon ang bilang, kundi nang magising ka isang araw pala, matuklas ang ikaw ay mayroong sakit, saka mo na alala ikaw pala ay may bumuhay lamang, may nagpahiram ng buhay. Saka mo na tinanong, paano ang gagawin ko? Hindi pa rin siya naalala mo, kundi ang manggaga mo. Kung saan ka tutungo, at ano ang pangalan, at anong lugar. Subalit ang Diyos mo, di mo na unang tinanong, Panginoon ko at Diyos ko, ano po ang aking gagawin? Kundi pagkamulat mo, aray ko, saan ba ang pwedeng paggamutin ko?
Kaya sa sakit ko, kinausap mo, kapatid mo, kapitbahay mo pala ito, at ang sagot sa'yo, eh de doon may kilala akong albularyo. At siya nang tugon pa sa'yo, hindi tinuran niya, eh de si Kristo, unahin natin, sambitin at tawagin. Ayan ang pawang totoo. Dili kaya naman ay sa Manila, sa St. Luke's, sa Manila Doctors, sa Medical City, Makati Hospital, oh, sa Chinese, etc., etc., etc. Huwag dyan, mababang uri yan, UST pala. Mga minamahal, hindi sa tibay ng pundasyon ng hospital at mga doktor, kundi sa Ama na tuwiran na sa inyo'y magbibigay kagalingan. Hanapin nyo ang manggagamot nyo, subalit kasabay ng manggagamot nyo ang pagkilala sa gagamot na totoo, pawang katotohanan ang tinuturan ko. Kaya't ito ang wika ko, mga gising kayo tao, sa pananampalataya nyo. Tulad ng isang maiketo na nagtiwalang totoo, sa salita'y naniwala siya, naganap sa buhay niya. Kaya taong maminamahal ko, magnilay kayo, magbulay, magtanto. Buhay ang Diyos ninyo. Hanapin mo siya, kaalinsabay ng mga gamot mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang gawain ito, manggagamot ng mga mahihirap, katamtaman, mayayaman, na may tiwala sa gumagamot na Diyos na buhay. Subalit, hindi ito ikagagaling ng matatarik, ng mayayabang, ng mga palalong nilalang. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sino ka man kapag nakadama ka, ikaw mismo ang magpapatotoo sa sarili mo, sapagkat ikaw mismo ang makadarama sa sariling taglay mo. Kaya, sino ka man, ano ka man, kapag nadama mo ang Diyos mo, pasalamatan mo na siya. At bitiin mo, huwag nang mawalay pa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka umili ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw kayo'y
mayroon. Ang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon. Buhay po bang Diyos? Buhay po bang Diyos? Alam niyo po, yung mga may pera, pag yung nakita yung biskuit na yun, marilang pala, pambata. Ano ba eka yung biskuit na yan na pinagkakaagawan ng mga tao na yan? Eka, mura lang eka nun. Subalit, ang di nila alam, hindi sa halaga yan. Kahit na kumakain ka pa ng cake ng kahit brownies pa kainin mo galing sa Amerika, nako, walang katumbas yan. Buhay po bang Diyos? Kaya kala nyo wala sa mura yan. Wala sa mura yan. Wala sa mahalagang pera yan. Kundi nasa ba't nga ba pinagagawan piso-piso? Buhay po ba ang Diyos? Yan ang di alam ng tao, no? Sapagkat hindi sa special yan. Hindi sa mahal yan. Happy birthday. Sino ba may birthday? Ay! Tita Belia. Teka muna. Oh. Ano e ka gamot siya? Paano e ka naging gamot yun? Yan ang kapangyarihan ng ama. Diba ga? Yan ang kapangyarihan niya. Pag sinabing gamot, gamot! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ilang taong ka na rito? Magpipito. Hanggang ngayon buhay ka pa, no? Old pa lang siya. Naku, tingnan niyo po, 37 pa lang siya. Alam niyo po, talagang napakabuti ng ama. Siya, may depression rin sa puso yan, ilang taon na. Dapat hanggang ngayon, buhay. No? Pinalik lang sa akin na gunita. At yan po si Cecil ay buhay na patuto at si kapatid na Ana. May isang pasyente po na sinabi ay kung hindi ibabypass its operation ay mamamatay. Sapagkat kapag sinumpong po yun eh, kung minsan eh, nag 50-60 ang presyon niya. Talagang maitim na po. Sabi ko, ba't dito nyo dinala yan? Wala pa idambana. Sabi po nila, dito po nagpadala eh. Pagdating po dito, saka siya nag-collapse. At talagang, sabi ko, ama,
Ama, huwag mo po dito pahintulutang mamatay ito. Sabi ko, kung papang mamatay po ito, ipauwi nyo na. Sabi ko, subalit kung mabubuhay, turo mo po kung anong dapat gawin. Salamat siya, Ama. Maglaga ka, ika ng ganito, Cecilia, at kinutsa, kutsara, dahil hindi po pwedeng uminom. Kutsa, kutsara lang po, at hinihipan yung kanyang ilong nang magkaroon ng oxygen. Subalit, hanggang ngayon po, buhay yun, pumupunta rito. Hindi siya nagpa-opera, sapagkat ang sabi niya ay, bahala na po ang Diyos sa akin. Ano po ibig ko sabihin? Sa pananampalataya po niya, hanggang ngayon buhay siya. Subalit, sana gumula yung pananalig niya sa pagtanggap po niya sa Panginoon, sa pagtitiwala niya sa Panginoon. Sinidlan siya ng tapang, sinidlan siya ng pananalig, ng pananampalataya. Kayo rin po, kung magiging matapang yung tatanggapin ng Diyos, sisidlan po kayo ng tapang niya na kapangyarihang kayo ay makapagnilay na siya ang dakilang manggagamot. Hindi po lahat ng tao ay tatamasahin niya on sapagkat biyaya po yan. Tandaan po ninyo, ang magkakaroon ng tapang na lumaban na siya ay mabubuhay sa larangan ng kadbanalan, sa larangan ng kabutihan, sa kapangyarihan ng Ama, ay biyaya. Hindi po lahat ng tao ay makatatanggap niyan. Kaya kapag ikaw ay naging matapang sa pananampalataya at pananalig, purihin mo ang Ama. Biyaya po yan. At para maganap na makatanggap ka ng biyaya, kumilala ka, lubos. Hanapin mo ang katwiran niya, ang kalooban niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. At sigurado po, mapapatunayan sa inyo ang Diyos ay buhay na buhay. Alam niyo po, siguro kung ang ginamot lang ng Panginoon sa dakong ito ay yung mga simple lang, siguro hindi rin ako magtitibay. Sapagkat, ano ba yung pilay lang? Ano ba yung sipon lang? Haplos-haplos, eh, kahit sino naman, albularyo, mapapagaling yun eh. Sasabihin mo, no? Subalit, bakit po nagtibay? Doon sa mga napaka-imposible, yung mga may psoriasis, yung mga may bukol, na nawala ang bukol. At paano mangyayari sa iyo yan kung hindi ka magtitiwala sa salita ng Diyos? Paano mo kakamtin yan kung nananalig ka man, eh, para ka namang along sa dagat? Hindi mo alam kung saan ka pumapadpad. Pananalig mo'y ngayon, diretso. Mamaya, umindayog na naman. Ngayon, diretso. Mamaya, umindayog. Eh, pagdating mo sa pangpang, sumambulat. Buhay ba ang Diyos? Kaya dapat, panindigan mo, panaligan mo. Pag sinabi sa iyo, oh, hindi mo kamamatay ang bukol mo na yan, pagtiwalaan mo yun. Ay, hindi mo'y kamamatay ang sakit mo na yan, pagtiwalaan mo yun. Subalit pag sinabi, ay, masisi ka ng ganap. Buhay ba ang Diyos? Kaya, tandaan po ninyo, may mga sakit na sa 1,000,000 tao, isa lang. May sakit po. Sipin niyo po yun. Ang layo pa ng mga pinagmulan, kung saan pa, may galing ng Amerika, may galing ng Mindanao. Na sabi ng doktor ay, sa 1,000,000 tao, isa ka lang sa dinapuan niya. Ganyan ang sakit na yan. Nagmumula sa spinal na kapag sinumpong ay tutumba na lang, nanlalambot na nagaganyan na. Alam niyo po, ang spinal, ang bone marrow, may utak po yan. At kapag yung utak na yon ay humina rin ang resistensya niya, yung kanyang bitamina, natitigang din siya. Nawawala ng langis, nawawalan siya ng tubig, nawawalan siya ng dugo, binubok-bok din po yan. Kaya, ang taong sobrang stress, sobrang over-fatigue, over
tension, laging natetension, overpatig, laging galit, laging nanakit. Aba, utak mo natutuyo. Nawawala ng ano? Kaya yung pressure niya humihina rin. Hindi makapag-circulate sa buong bahagi ng katawan mo. Hindi niya masuplayan ng energy yung buo mong katawan. So, kung saan yung mahinang parte na hindi masuplayan ng energy, sapagkat kung saan part, tingnan niyo po yung utak. Yung utak ay dalawa, dalawang bahagi. No? Nagsisirculate yan sa mga ugat na maliliit, sa mga ugat na malalaki, sa laman, sa buto. Tama ba yun, anak? Ha? Tama ba? Oh, may background ka na. Nurse ka eh. Di kaya, tama ba yun? Ha? Ikaw, Pogi. Tama ba yung sinasabi ko? Tama. Tama ano? Eh, pag hindi tama, eh, titigil ko dahil nag-aral ka. Baka, huy, tumigil ka, hindi totoo yung sinasabi mo. Sapagkat, alam niyo po, siya po kunsing di nag-aral. Kahit sabihin nilang tanga, okay, fine, tanga. Admit ko yun. Tanggap na tanggap. Subalit ang Diyos ay hindi tanga. Buhay ba ang Diyos? Ano? At kaya kayo naririto, at siya po kunsing ay narito dahil sa Diyos. Sapagkat kung hindi, wala kayo dito, wala rin siya po kunsing dito. Baka itong dambanang ito ay hindi ganito. Hindi ito dambana, bakuran lang ito. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung nagtitiwala kayo, at naniniwala kayo, okay, huwag kayong maniwala sa lahat. Sasabihin niyo ay ganun-ganun, ganun-ganito. Oh, sige. Subalit, sa salita ng Diyos, magtiwala kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa inyo pong lahat, pag-arian kayong ganap. Kaya, oh no. Ah. Tingnan niyo po. Sa bata man may makulit, may mabait. Sa matanda rin po may ganun. May mabait, may makulit. Tama po ba? Kaya wala sa bata yan, wala sa matanda. Lahat po, babae, lalaki, bata, matanda, nasa ugali po yan. Ano? Kaya nga, kung tunay kang mabait, ang kabaitan mo, bibigyan mo ng matwid na mabuting katwiran, ang masamang katwiran ng kapwa mo, para hindi kayo magkasalubong sa baluktot na katwiran. Tama po ba? Pag baluktot ang katwiran ng kapwa mo at ika'y nasa matuwid, yung sayong idiretso mo. Subalit, huwag mong isipin ang masama para sa kapwa mo, para lamang siya ay maitama. Kundi, isipin mo pa rin ang makabubuti para nang sa gayon, ang adhikamong mabuti at tama mong gawa, ang Diyos ang sayo'y gumanti. Buhay ba ang Diyos? Kaya, eh may mga tao pong palihim gumawa. Paano yon? Palihim, gumante. Paano yon? Eh wala pong malilihim dahil may Diyos na may mata, may tenga, at malabay ang pakpak. Kaya lang di mo nakikitang lumilipad. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pag-aralan po ninyo, pagnilayan ninyo, ang lahat ng pawang mabuti, mabuti ang ganti. Ang lahat ng pawang masama, masama ang ganti. Pag may ginawa kang lihim sa iyong kapwa, ikaw rin ang hindi mapapatag at di makakalit. Kapag may ginawa kang mabuti sa iyong kapwa, ang lihim, magagalak ang puso mo kahit lihim mong ginawa. Subalit, kapag masama mong ginawang lihim, hindi ka makakalit. Ang paggawa ng lihim na mabuti, mapatag, may galak, masaya ang puso mo. Subalit, pag masama mong lihim mong ginawa, hindi ka mapapatag. Buhay ba ang Diyos? Yan ang malaking pagkakaiba ng lihim na gawa. Ang lihim na gawa sa mabuti, masisihan ang gumagawa ng lihim. Subalit, ang lihim na gumagawa ng masama, siya'y mahihirapan. Sapagkat, siya ang masasaktan. Sapagkat, walang
malilihim. Buhay ba ang Diyos? Kaya, may nililihim ka ba? Subalit mabuti, magalak at magpuri ka. Ang Ama ang gaganti. Subalit may nililihim ka ba? Hindi tama. Ah, sigurado, isang araw, susuritin ka ng budhi mo. Mga minamahal, ganyan kumilos ang Diyos, Ama. Hindi katulad ng kanyang kalaban. Ang kalaban niya, maninira, gagawa ng paninira, subalit ang Ama, gumagawa ng makabubuti, ikabubuti, at makakabuting ganap sa bawat anak niya. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Pakatandaan po ninyo, buhay na buhay ang Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba? May tanong po ba? May tanong po ba? May tanong po ba? Kung wala pong tanong, halina po